narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon! Pinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi tumugma sa fingerprints ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang fingerprint naman ng isa pang Alice Guo na may address sa Quezon City batay sa kinuha nitong NBI clearance. Batay ito sa inilabas na resulta kahapon July 3 ng pagsusuri na ginawa ng Dactyloscopy Division ng ahensya. Kinuha ang NBI clearance noong November 3, 2005 at wala itong anumang hit o walang nakitang kapangalan na may kaso. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, pinagkumpara nila ang fingerprints sa naunang dalawang fingerprints ng alkalde. Dagdag pa ni Santiago, malinaw na sa ngayon, hindi si Mayor Guo ang lumitaw na isa pang Alice Guo sa Quezon City. Ang isang tinitingnang anggulo ng NBI ay maaaring may nag-utos sa taong ito na kumuha ng NBI clearance at gamitin ang Alice Guo na pangalan na, pero hindi masabi ng kawanihan kung sino ang nasa likod o ano ang partikular na pakay nito. Nakahanda namang magbigay ng 50,000 pesos na pabuya ang ahensya kung sino man ang makapagtuturo sa nasabing tao. Ang inaalam lang naman ng Senate, if Guwa, Guo Waping, a Chinese national, and Alice Guo, Alice, si Mayor, a one and the same person. So we have already close that question. One and the same person. Maaaring may nag-instruct sa kanya, kumuha ka ng clearance, gamitin mo ito. Alice Guo, born on July 12, 1986, pinanganak sa Tarlac. O, bayaran kita ng 20 mil. Hataw Balita ngayon! Isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian nitong Miyerkules, July 3, na si Wesley Leal Guo, kapatid ng suspendidong alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo, ay isang Chinese national na nagngangalan ng Guo Xiangjian. Lumabas ang rebelasyong ito matapos na kumpirmahin ng National Bureau of Investigation o NBI na ang kapatid ni Alice Guo ay may parehong fingerprints kay Guo Xiangjian na isang Chinese national. Ayon sa senador, dumating sa Pilipinas si Guo Xiangjian noong 1999 at nakalista bilang dependent son ni Lin Wenyi na nakarehistro bilang ina ni Guo Huaping sa kanyang Special Investors Residence Visa o SIRV. Pinatunayan na ng NBI na si Guo Huaping at Mayor Alice Guo ay isang tao lamang. Binigyan din ni Gatchalian na nagpapakita ang nasabing sitwasyong kung paano umano na manipula ng pamilya Guo ang proseso ng late registration upang makuha sa maling pamamaraan ang pagiging Pilipino. Hinimok din niya ang mga otoridad na ipagpatuloy ang investigasyon sa pagkakaroon ng dalawang individual na nagngangalang Alice Guo at binigyan din ang pangangailangan ng kalinawan at pananagutan sa nasabing isyu. Balita ngayon! Nasa huling yugto na ng paghahanda ang House of Representatives para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy ang pagsasaayos sa ilang bahagi ng Kamara para sa annual event. Naglibot at nag-inspeksyon sa mga pasilidad ng House of Representatives ngayong araw si Tingog Party List Representative Yeda Romualdez, ang may bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Kasalukuyang chairperson ng House Committee on Accounts si Congresswoman Yeda, ang committee na nangangasiwa sa internal budget ng House of Representatives, na bilang na ang budget preparation, submission at approval, disbursements, accounting at financial operations. Araw ng Martes, July 2, nang isagawa ang SONA Interagency Meeting sa Palasyo ng Malacañang sa pagitan ng mga opisyal ng House of Representatives, Senate at Office of the President. Nakatakda ang huling pagpupulong ng interagency para sa SONA preparations sa July 15. Hataw Balita ngayon!
Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP na handa itong makipag-ugnayan kay Senator Amy Marcos sa pahayag nitong tinatarget ng hypersonic missiles ng China ang 25 na lugar sa bansa dahil sa pagkakaroon ng EDCA sites at dahil sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, layo ng posibleng pakipag-ugnayan nila sa senador na makuha ang mga detalye nito at makagawa ng kaukulang aksyon para matiyak ang seguridad ng bansa. Sa isang video sa kanyang Facebook page, sinabi ng presidential sister na may nakita siyang plano ng China na gagamitin ng hypersonic missiles laban sa bansa, kaugnay ng tensyon sa WPS. Kung aatake man kasi ang China, hindi army ang ipapadala nito para lumusob sa bansa, kundi air warfare ang gagamitin nito. Hataw Balita Ngayon. Pinagkasunduan ng Pilipinas at China ang pagpapahupa ng tensyon sa South China Sea. Ginawa ng dalawang bansa ang commitment matapos ang isinagawang 9th meeting of the bilateral consultation mechanism in the South China Sea nitong Miyerkules, July 3. Ito ang unang pagkakataon na muling na nagkausap ang Pilipinas at China matapos ang ginawang harassment ng Chinese Coast Guard sa tropa ng Pilipinas sa May Ayungin Shoal noong June 17. Muling binigyan din ng DFA na patuloy na poprotektahan ng Pilipinas at hindi natin isusuko ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Nagkasundo ang dalawang bansa na kailangan maibalik ang tiwala at kumpiyansa sa bawat isa at magsagawa ng mga produktibong dialogo kaugnay sa isyu ng pinagtatalunang teritoryo. Hataw Balita Ngayon. Naobserbahan kahapon, July 3, ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX ang pagtaas sa bilang ng volcanic earthquakes sa Canlaon Volcano. Ayon sa ahensya, umabot sa 90 ang naitalang pagyanig sa vulkan mula alas 3 ng hapon nitong Martes, July 2, hanggang alas 12 ng tanghali nitong Miyerkules. May lalim na 20 kilometro ang karamihan sa mga lindol. Nabanggit din sa abiso ang 5 volcano tectonic earthquakes na dulot ng pagbasag ng bato at 85 mahihinang low frequency earthquakes na nagpapahiwatig ng paggalaw ng volcanic fluids. Batay sa datos ng PIVOX, may average na 10 lindol bawat araw mula nang pumutok ang vulkan noong June 3 at pinaniniwalaan ang pagtaas ng aktibidad na ito ay posibleng dulot ng paggalaw ng magma sa ilalim ng vulkan. Nananatili pa rin sa Alert Level 2 status ang Mount Canlaon. Hataw Balita Ngayon! Dalawang Pilipinong atleta ang nadagdag sa Team Pilipinas na sasabak sa 2024 Paris Olympics. Kasunod ito ng pag-qualify ni Jan Cabang at Lauren Hoffman para sa hurdles. Ginawa ng Philippine Athletics ang anunsyo nitong Miyerkules, July 3. Matapos ilabas ng World Athletics ang listahan ng mga atletang pumasok sa Olympics sa pamamagitan ng automatic qualification at rankings. Sa ngayon, mayroon ng 22 na atleta ang Pilipinas na kalahok sa Olympics. Pinakamarami sa loob ng nakaraang tatlong dekada. Simula noong 1992 Barcelona Spain Olympics kung saan nasa 26 athletes ang nag-qualify sa Team Philippines. Hataw Balita! Ang legal na asawa pa rin kasama ng mga anak ang dapat na makaklaim o makatanggap ng death benefits ng isang yumaong marino kahit matagal na itong hindi nagsasama. Batay po ito sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng isang Pinoy seaman na namatay habang nakasakay at nagtatrabaho sa isang barko sa ilalim ng kontrata sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Sa naturang kaso, matagal nang hiwalay sa kanyang legal na asawa ang marino at may iba ng pamilya. Pero ayon sa Korte Suprema, ang legal at unang asawa pa rin ang dapat makatanggap ng bahagi ng death benefits kahit pa may iba rin itong kinakasama. Aabot sa 4.5 million pesos ang naiwang benepisyo ng namayapang marino na paghahati-hatian ng legal na asawa at mga anak nito habang wala namang magiging bahagi dito ang naiwang live-in partner.
isang kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.9 million pesos ang na-recover ng Davao City Police Station 8 sa bahay ng isang drug suspect sa NHA Village, Barangay Maa, Davao City, bandang madaling araw nitong Miyerkules, July 3. Ayon sa PNP, habang nakakulong ang suspect na si Alias Jose, inamin nitong may shabu siyang tinatago sa kanilang bahay. Nang puntahan ng pulis ang kanyang tirahan, doon nakita ang nasa isang kilo ng shabu sa cabinet na nakabalot sa plastic. Nai-reveal niya na mayroon siyang tinatago na higit kumulang na isang kilo. 7 million na almost. Dini-deliver niya. Inaano niya yan. Order sa kanya. Nag-transport siya. Una na itong nahuli sa isang joint checkpoint sa Barangay Sirawan, Toril District noong Lunes kasama ang kanyang ka-live-in partner. Ito ay matapos makunan sila ng mga illegal na droga at baril. Ayon pa sa PNP, ang suspect umano ay nagsusupply ng droga sa Davao Region. Nagpositibo rin ito sa drug testing. Galing Manila, mayroon siyang boss na natawagan. Then, kukupick upin niya yan doon sa Cagayan. Mga ano na yan, order na. Babahagi-bahagi niya na. Malaki yan. Kaya yung nasa bahay niya, didiliba niya rin yun. Kinasuhan na ang suspect ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 Section 5 o ang pagbebenta at pagde-deliver ng mga illegal na droga at illegal possession of firearms. Hataw Balita ngayon! Hinatayang nasa 4 na milyong pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nakumpiska ng Police Regional Office of Pro-5 sa isinagawa nitong anti-drug operation sa buong buwan ng Hunyo sa Kabikulan. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon! Mula sa 101 isinagawang anti-illegal drug operations ng Police Regional Office o PRO5, nakasamsam ng nasa mahigit 500 gramo ng hinihinalang shabu at 71 gramo naman ng marijuana sa buong Bicol Region sa nakarang buwan ng Hunyo. Batay sa tayang Bicol PNP, umaabot sa 4 na milyong piso ang halaga ng nakumpiskang illegal na droga sa 6 na probinsya ng rehiyon. Pinakamataas sa lalawigan ng Camarines Sur na umaabot sa 1.79 milyong piso ang halaga ng illegal na droga na nasamsam ng pulisya. 1.43 milyong piso naman sa Albay, sa Camarines Norte ay may 320,139 pesos, habang 260,088 pesos sa Masbate, sa siyudad ng Naga na umabot sa 226,646 pesos, at sa Sorsogon na may 5,990 pesos. 90 drug personalities din ang naaresto, kung saan 30 sa mga ito ay tinuturing na high-valued individuals at 60 naman ang street-valued individuals. 180 naman ang bilang naman na isang pangkaso sa husgado. Samantala, 20 individual pa ang naaresto dahil sa pag-iingat ng loose firearms at 58 iba't ibang uri ng armas ang nakumpiska. Umabot naman sa 377 wanted person ang nahuli. Isa rito ay nasa national level. 20 sa mga ito ay nasa regional level, 4 ang provincial level at 58 ang city at nasa municipal level. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Nasawi ang isang traffic enforcer matapos na mabundol ng pampaserong bus sa Dasmariñas City, Cavite. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita ngayon! Dead on the spot ang isang traffic enforcer ng Dasmariñas City Traffic Management Unit matapos nitong mabundol sa tapat ng isang mall sa Barangay Sampaloc 1, Dasmariñas City, Cavite nitong Miyerkules, July 3. Kinilala ang nasawing traffic enforcer sa pangalang Alfredo Datoon. Ayon sa investigasyon ng Dasmariñas City Police, sinita umano ng traffic enforcer ang driver ng pampaserong bus dahil sa no-loading traffic violation. Ngunit binilisan umano ng driver na kinilalang si Ronnie Vergara ang pagpapatakbo sa bus dahilan upang mahagip ang enforcer. Sa ngayon, hawak na ng Dasmariñas City Police ang suspect na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.
Isang miyembro ng New People's Army ang nasawi matapos ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga militar at mga rebelding grupo sa bayan ng Huban, Sorsogon noong Martes, July 2. Si Brian Baldarahe, Bumahataw! Hataw Balita ngayon! Patay ang isang miyembro ng New People's Army o NPA matapos ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng 27th Infantry Battalion Philippine Army at mga rebeldeng grupo sa Barangay Biriran sa bayan ng Huban, Sorsogon noong Martes, July 2. Ayon sa ulat, tumagal ng halos 30 minuto ang palitan ng putok matapos na matunton ng pwersa ng pamahalaan ng kubo na pinagtataguan ng tatlong miyembro ng NPA. Nasawi ang isa sa mga ito habang ang dalawa naman ay patuloy na tinutugis ng pwersa ng militar sa mga karatig na lugar na posible nitong dinaanan. Wala naman nasaktan sa pwersa ng pamahalaan sa nangyaring engkwentro. Kaugnay nito, nasamsam din sa pinagtaguan ng mga rebeldeng grupo ang iba't ibang mga armas gaya ng M653 rifle, mga bala at iba pang mga personal na kagamitan. Nanawagan naman ang pamunuan ng 9th Infantry Division Philippine Army sa mga nakatakas na rebelde na kusan ng sumuko upang wag nang magaya sa sinapit ng kasamahan nito. Hiningi naman ng 9th Infantry Division ng tulong ng publiko para sa mabilis na ikadarakip ng mga nakatakas na rebelde. Brian Baldarahe, Humahataw sa Balita ngayon. Naglabas ng injunction ang isang hukuman sa Canada na nagbibigay pahintulot sa mga pulis na alisin ang pro-Palestinian camp sa isang universidad sa Canada. Ito ang humahataw na balita ni Cress Pugaban. Hataw Balita ngayon! Naglabas ng court order ang isang Ontario judge noong Martes, July 2 upang mag-authorize sa pulisya na paalisin na ang isang buwang campsite ng pro-Palestinian protesters na nakakampo sa Toronto University. Nagsimula ang hagbang na ito matapos maghain ng reklamo ang administrasyon ng universidad tungkol sa mga negatibong epekto ng kampo sa kanilang campus. Sinasabing nagdulot ng kaguluhan at nagbigay ng hindi komportableng kapaligiran para sa mga estudyante at kawanin ng universidad ang naturang campsite. Nagpahayag naman ang pagkadismaya sa naging desisyon ng hukuman ang mga protester. Ayon sa kanila, isang mapayapang paraan ng pagpapahayag ng suporta sa Palestine at ng kanilang pagsalungat sa mga hakbang ng gobyerno sa Israel ang kanilang pagkilos. Ipinahayag din nila na isang pag-atake sa kanilang karapatang magprotesta at magpahayag ng kanilang saloobin ang paglabas ng injunction. Inaasahan namang kikilos na agad ang mga pulis ng Toronto upang ipatupad ang injunction at alisin ang kampo sa campus. Ayon sa mga opisyal, magiging alinsunod sa batas ang kanilang magiging hakbang at kanilang sisikapin gawing ito sa isang mapayapa at maayos na paraan. Sinabi rin nila na handa silang makipag-ugnayan sa mga leader ng protesta upang maiwasan ang anumang karahasan o kaguluhan. Cress Pugaban, Humahataw sa Balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Inaprubahan na ng Food and Drug Administration ng Estados Unidos ang Alzheimer's treatment na donanimab mula sa Eli Lilly Company. Kasunod ito ng inilabas na resulta ng clinical trials kung saan nakita na nakatutulong ito sa memorya ng isang tao. Ito ang humahataw na balita ni Era Angeles. Hataw Balita ngayon! Aprobado ng FDA o Food and Drug Administration ng United States ang Alzheimer's drug na donanimab ng Eli Lilly Company matapos mapatunayan sa clinical trials na ang gamot ay makatutulong sa pagpapabagal ng panghina ng memorya ng isang tao. Base sa late-stage clinical trial ng 1,700 na individual, nakita na nagpabagal ang naturang gamot sa paglala ng Alzheimer ng 35% matapos ang 18 months.
Ang gamot na ito na tatawagin sa pangalang Kisunla ay monoclonal antibody infusion na ibibigay kada 4 linggo. Ayon sa FDA, maaari itong gamitin ng nasa 8 gulang na may mild cognitive impairment. Pangalawa ang Kisunla sa treatment sa Alzheimer na aprobado ng FDA at available sa Estados Unidos. Naging una sa listahan ang Leqembi mula sa Biogen at Eisai. Era Angeles, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Ang intertropical convergence zone, yung makikita, nasa bandang baba po ng south ng Mindanao. After ng Mindanao, ay naapektuhan na po o dumadaan po sa may Palawan. Kaya ngayong araw, itong Palawan lamang ang makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, itong nalabing bahagi ng bansa ay asahan po mga unlocalized thunderstorm o isolated mga pag-ulan dahil itong patuloy na pag-iral ng easterlies na naapektuhan ang silangang bahagi po ng ating bansa. Kasalukuyan, wala po tayo nang mo-monitor na low pressure area o bagyo sa Dagat Pasipiko, lalo na po sa loob ng ating TAR. Itong intertropical convergence zone ay patuloy na makakapekto sa ating bansa bukas, araw ng Biyernes, ganyan din po sa araw ng Sabado. Sa araw ng Biyernes, itong ITZ ay bahagya pong kikilos sa Pahilaga at maaaring maapektuhan itong Visayas, Mindanao at kasama na rin po ang Southern Luzon. Sa araw ng Sabado, itong ITZ patuloy po niya maapektuhan doon lamang po sa kanlurang bahagi po ng Mindanao, ng Visayas at kasama na rin po ang Palawan. Kaya bukas, although may epekto ng ITZ, asahan po ang maliwas sa panahon sa bandang umaga. Pero sa hapon ng gabi, may chance po ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot ng thunderstorm. Pero sa araw ng Sabado, may inaasahan po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Sulu. Kasama rin po ang lalawigan po ng Occidental Mindoro. Ngayon hanggang Sabado, ay mababang chance na magkaroon ng low pressure area o bagyo sa loob ng TAR. Ang araw sisikat sa ganap pong 5:32 ng umaga. Ang araw lulubog sa oras ng 6:30 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Maaari nang makatanggap ng 12% diskwento sa tuition fee sa pamamagitan ng inilunsad na Health and Education Loan Program o HELP ang mga kabataang nais mag-aral sa kauna-unahang partner school ng Pag-ibig Fund sa Central Luzon. Layunin ng programa na makapaghatid ng karagdagang benepisyo para sa mga miyembro gaya ng loans, rewards, earning points at health discounts. Si Danny Munar, humahataw! Hataw! Balita! Ngayon! Isang memorandum of agreement o MOA signing ang isinagawa sa pagitan ng Pag-ibig Fund at Good Samaritan College o GSC sa Kabanatuan City, Nueva Ecija nitong Miyerkules, July 3. Nakapaloob sa MOA ang pagbibigay ng financing assistance and discount sa pamamagitan ng Health and Education Loan Program o HELP. Ayon sa GSC, malaking tulong ang nasabing programa para sa mga kabataan na nais makapagpatuloy sa pag-aaral dahil sa pagkakahinto bunsod ng sari-saring pinagdaraanan sa buhay. Now, we do have a lot of students po kasi na agricultural po ang kinakabuhay. So syempre alam naman po nating lahat na ang agricultural livelihood ay hindi naman po ganun ka-predictable, sabihin natin, di ba? Minsan hindi nakakasabay nung kita mo sa ani yung kailangan mong bayaran sa eskwelahan. Kaya perfect po talaga tong program na to kasi ang pinaka-masisecure po nito, Sir Danny, ay yung continuity of education na tuloy-tuloy makakapag-enroll yung bata imbis na enroll, stop,
stop, enroll, stop. Parang napakalaking benefit po talaga nun, sir. Layunin ng programa na makapaghatid ng karagdagang benepisyo para sa kanilang mga miyembro sa pamamagitan din ng paggamit ng loyalty cards, ng rewards, earning points at diskwento mula sa 360 partners establishment ng ahensya sa buong bansa. Partikular na rito ang mga pamilihan, pagamutan, gasolinahan at paaralan. So mag-aabid po kayo ng health. Ito po ay isang loan program na gagamitin ninyo yung proceeds para sa tuition fee ng yung mga anak. So napakaganda po ang aming agreement with Good Samaritan School dahil sila po ay magbibigay ng discount if you avail of the health program. Ang discount po na ibibigay nila ay 12%. So lahat po ng levels. So from first year high school to senior to college and also dahil guide po sa kanilang mga masteran. Target ng ahensya na madagdagan pa ang kanilang partnership sa iba't ibang eskwelahan at mga pagamutan sa buong bansa para sa kapakinabangan ng Pag-ibig Fund members. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon! Hataw balita ngayon! Isang bagong resolusyon na naglalayong mahatiran ng sapat na financial assistance ang inaprubahan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga para sa mga pamilya ng mga biktima ng nangyaring pagsabog ng isang bodega ng paputok sa lungsod. Bumuo naman ang grupong Rapid Damage Assessment and Needs Analysis si Zamboanga City Mayor John Dalipe para mapabilis ang assessment sa nangyaring insidente. Isa sa tututukan naman ng grupo ang pagkuha ng cause of damage to properties upang agad na maibigay ang sapat na tulong na kailangan ng bawat pamilyang naapektuhan. Samantala, personal na nagpahatid ng pakikirambay ang alkalde sa pamilya ng 5 nasawing individual dahil sa pagsabog. Sa ngayon, bukas na sa mga motorista ang bahagi ng Marquez Drive, subalit sarado pa rin ang ground zero nito at patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Hataw Balita ngayon! Tumanggap na ng tulong pinansyal mula sa Office of the President ang mahigit 1,600 magsasaka na naapektuhan ng El Nino sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita ngayon! Ipinamahagi na sa mga magsasaka ang 50 milyong pisong ayudang mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon July 3. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Nueva Vizcaya, sa unang bugso ng pamamahagi ng tulong ay nasa 803 ang naabutan ng ayuda mula sa mga bayan ng Jadi at Bagabag, habang 839 naman sa bayan ng Kasibo. Pinangunahan ni Nueva Vizcaya Governor Jose Gambito ang pamamahagi ng financial assistance na nagmula sa opisina ng Pangulo para sa mga kwalipikadong magsasakang apektado ng nagdaang El Nino. Itutuloy ng gobernador ang distribusyon sa mga susunod na araw hanggang sa makumpleto ang 5,000 benepisyaryo. Matatanda ang nagbigay ng tig 50 milyong pisong tulong pinansyal si Pangulong Marcos sa 5 probinsya ng Region 2 nang bumisita ito kamakailan sa lalawigan ng Isabela. Sakop ng 50 milyong pisong ito ang 5,000 magsasaka na makatatanggap ng tig 10,000 piso. Umaasa naman ang gobernador na dahil sa natanggap na tulong ay makababawi kahit papaano ang mga magsasaka mula sa kanilang pagkakadapa bunsod ng naranasang tagtuyot. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Malaking tulong ngayon sa mga motorista at ilang fish pond owners sa Hagonoy, Bulacan, ang bagong gawang diversion road o bypass road sa bayan ng Hagonoy, Bulacan. Sa pamamagitan nito, maiiwasan na ang pagkalugi sa palaisdaan at makakaiwas na rin na lumusong o malubog sa tubig baha. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw balita ngayon! Maari na ngayong madaanan ng light vehicles ang bagong gawang bypass road o diversion sa bayan ng Hagonoy, Bulacan. Ang nasabing bypass road ay mag-uumpisa sa barangay San Agustin at tatagos patungong kabayanan ng Hagonoy. Magsisilbi itong ruta ng mga motorista at kahit ng mga mangisda na nagdadala ng kalakal patungong Hagonoy Public Market. Malaking bagay ang nasabing bypass road dahil makakaiwas sila sa high tide at baha.
Ito po yung napakalaking kapakinabangan, lalo sa barangay ng San Agustin, na kung saan po yung mga naghahanap buhay po pangunahin, katulad po ng mga motorista, tricycle driver o jeep, eh hindi po sila makadiretso ng kabayanan dahil sa lalim po ng high tide. Ang pagkakagawa po ng bypass road na to, na diversion road ng barangay San Agustin to Santo Niño, eh napakalaking bagay po sa mga namamalayas daan. Katulad po ng mga namamalayas daan din sa lugar po namin, ako saan po, wala po silang daan talagang karsada, downtown lang po. Samantala, para naman sa ilang mga residente, hindi na sila mag-aalala na lumubog ang kalsada. Malaking bagay din anya ito para sa kanilang mga anak na papasok sa paaralan para makaiwas na magkasakit at huwag na rin silang lumusong sa baha. Dati po nilulubog kami dito. Ano saan? Hanggang ano po, pagka high tide lang po, hanggang tuhod, hanggang hita, ganun po yung high tide dito. Ngayon po yung pagkagawa ngayon, eh, okay na po. Marami pong nakinabang na mga tao at mga sasakyan. Ay naman sa ilang residente, dating bukid lang ito noon pero nang ito'y tambakan at may pagawa ay naging diversion road. Sa ngayon, maari na munang makadaan sa nasabing bypass road ay ang mga light vehicle. Bawal na munang dumaan doon ang mga truck at bus. Samantala, para naman sa mga namamalais daan sa Hagunoy, mula nang matapos ang nasabing bypass road at naharangan, ay naiwasan na rin umapaw ang tubig baha sa karamihan ng mga fish pond owner. Actually, yung dati namin problema rito, kapag lalo na yung high tide, inaapawan yung mga plaisdaan. Kaya yung ibang namumuwisan, namumuhunan, talagang dumarating sa punto na nalulugi. Kasi pag inabot ng high tide baha, wala, nakakasama ng baha yung mga laman ng plaisdaan. Okay, ngayon po? Sa ngayon, sa pagkakagawa ng bagong karsada na to, napakalaking tulong nito para sa lahat. Kasi unang-una, mas mabilis na yung biyahe at mataas yung karsada, hindi na inaapawan halos yung ibang plaisdaan dito. Malaking bagay ito sa amin. Kagaya namin dito na ang mga dinadaanan ng tubig eh, nung une, nung wala yan eh, lagos-lagosan yan eh. Ngayon, nung magkaroon ng karsada rin, nagkaroon ng depensa. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Tumaas sa 8.1 million ang job openings sa Estados Unidos sa kabila ng epekto ng mas mataas na interest rates. Bumaba naman ang inflation ng Europa sa 2.5%, ngunit maingat pa rin ang European Central Bank sa paggawa ng mga desisyon. Ito ang umahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon! Noong Mayo 2024, tumaas ang job opening sa United States sa 8.1 million. Sa kabila ng epekto ng mas mataas na interest rates na layunin ay palamigin ang labor market. Ang ekonomiya at labor market ng Estados Unidos ay nananatiling matibay sa kabila ng mga hakbang ng Federal Reserve sa pagtaas ng interest rates. Kahit may mga palatandaan ng pagbagal ng ekonomiya, ang job market ay nananatiling malakas na may 1.25 na trabaho para sa bawat walang trabaho na Amerikano. Noong Hunyo 2024, bumaba naman sa 2.5% ang inflation sa Eurozone mula sa 2.6% noong Mayo. Bagaman positibo ang balita, nananatili pa rin ito na mas mataas kaysa sa level na mas gusto ng European Central Bank o ECB. Hindi nagmamadali ang ECB ng magbawas ng karagdagang rate pagkatapos ng isang tentative na pagbaba ng kanilang benchmark rate. Nagpapakita ang mga key indicators na maaaring magpatuloy ang inflation sa pagitan ng 2% at 3% sa ilang panahon. Binigyang diin ni ECB President Christine Lagarde ang pangangailangang siguraduhin na ang inflation ay kontrolado bago pag-isipan ng karagdagang rate cuts. Layunin ng Central Bank na makita ang balanse sa pagkontrol ng inflation at suportahan ang paglago ng ekonomiya. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Malawak at malaking pinsala ang iniwan ng bagyong Beryl sa Union Island at sa iba pang mga lugar sa Caribbean. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon! Nag-iwan ng matinding pinsala ang bagyong Beryl sa pananalasa nito sa Union Island at iba pang mga karatig isla nito noong Martes, July 2.
Ayon sa mga residente, halos wala nang natitirang mga gusaling nakatayo sa kanilang lugar dahil sa laki at lawak ng pinsalang dulot ng nasabing bagyo. Nagdulot din ang bagyong Beryl ng pagbaha, pagkasira ng mga kalsada, pagbagsak ng mga poste ng kuryente at pagkawala ng tahanan at pangkabuhayan ng mga residente sa nasabing lugar. Dahil dito, humingi ng tulong mula sa komunidad ng Caribbean ang pinuno ng Union Island Environmental Alliance na si Katrina Coy. Binigyang diin ni Coy ang matinding pangangailangan sa paglikas ng mga residente at sa emergency supplies tulad ng pagkain, tubig, first aid kits at iba pa. Nangako naman ng mabilis na pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ang Prime Minister ng St. Vincent at Grenadines na si Ralph Gonzalez sa kabila ng pag-aalinlangan sa kakayahan ng gobyerno na i-handle ang napakalaking pinsala na walang tulong mula sa ibang bansa. Tumama ang bagyong Beryl bilang isang Category 4 na bagyo na may 150 miles per hour na hangin at nagdulot ng malaking pinsala sa buong St. Vincent at ang Grenadines, Grenada at St. Lucia. Ngunit sa kabila ng pinsalang dulot nito, nagpapasalamat ang ibang residente na sila'y nakaligtas mula sa hugupit ng nasabing bagyo. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Nangangailangan ng interpreter o caseworker ang Philippine Embassy sa Saudi Arabia. Samantala, isa sa ilalim sa renovation ang consular section ng Embahada ng Pilipinas sa Belgium hanggang sa Agosto. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw balita ngayon! What's up, kabayan? Sarado ang Philippine Embassy sa Oman sa July 7 bilang pagdiriwang ng Omani Holiday. Kung may emergencies at concern, tumaaring tumawag sa numerang makikita sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Oman sa facebook.com/phlinoman. Muli magbubukas ang pasuguan sa July 8. Samantala, nangangailangan naman ang Philippine Embassy sa Saudi Arabia ng translator or caseworker. Ilan sa mga qualifications ay dapat fluent sa Arabic language, maging written at verbal, may bachelor's degree, maaaring makakuha ng local residence at work permit sa Saudi Arabia. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite lamang ng inyong personal data sheet, history statement at valid na NBI clearance sa mwo_riyadh@dmw.gov.ph. Maaaring mag-download ng personal data sheet at history statement sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi sa facebook.com/phlinksa. Sumasa ilalim naman sa renovation ng consular section ng Philippine Embassy sa Belgium mula ngayong buwan ng Hulyo hanggang Agosto. Pinapayuhan ang mga pupunta sa pasuguan na magsuot ng mask dahil sa alikabok at nakakahilong amoy. Magbubukas ang consular section mula alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali lamang hanggang August 30. Naglabas naman ng listahan ng mga available e-passport ang Philippine Embassy sa Brunei. Maaaring maklaim ang iyong mga passport mula Lunes hanggang Biyernes sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong old passport at official receipt. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Ayan, at sa atin namang shout out, Sunny Bert, ibigay nyo na! Dito, amigos, sa lugar namin ay shoutout lang sa mabilis lang ito sa ating mga masugitin na kapanood, sila Erwin Azul at ang kanyang mabuting maybay na si Aurora, ang Arbis Coppol, Kamarse Coppol, at ang ating mga kapatid sa Las Vegas, sa LA at sa San Diego. Bert, go ahead. Ayun, 3 weeks po ako sa Lebanon. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos sa pag-iingat sa ating mga kapatid dyan sa Lebanon at sa tumulong sa akin, sumalidar at tumulong sa akin. Nabang ako inaririyan, ano? Shout out kay Sis Emily at sa kanyang kapatid na si Sis Veronica. Ganun din kay Sis Jemeline, Sis Shasha, Sis Judith, Sis Rachel, sa inyong lahat. Binabati ko rin ang aking mahal na asawa, si Sis Tess at ang aking mga anak, Nico, Eileen, Shasha, and Andrew. Sa aking apo, si Anna Banana at si John at sa kanilang ina na si Mami Alicia. Ayon, Sherwin. Ayon, shout out kay Jenner Aliparo, Lito Zamora, Moises Pablo, Louis Lipanya, si Emma Chikohara, si Elena Yang. Ayan, at sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Shout out din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan,
mula sa Kawikaan, Kapitulo 1, Talatang 7. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-4 sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Bulubong. At yan po ang mga humahataw na balita. Wala naman sa iba't ibang panig na mundo ngayong Thursday morning, July 4, 2024. Mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sanicos. Ako naman si Bert Cerudo mula dito sa Dubai, United Arab Emirates. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio na Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya! Salamat po sa Diyos at magandang umaga.